Mamay patungo ng langit. Sabihin po natin, greater things. Buksan po natin sa aklat ng 2 Timothy chapter. Yan, 2 Timothy, makipagbukas po kayo sa akin. Ikalawang Timoteo, kapitulo 4, 6 hanggang 8. Ikalawang Timoteo, kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 8. 2 Corinthians chapter 4, verse 6 hanggang 8. Pakinggan po natin. Ako'y iaalay na dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito.
puspusan akong lumaban sa palisa. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nananatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtam ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarong ang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat na nananabik sa huli niya pagparito. Yan. Yan po yung mga salita ni Apostle Paul bago siyang namatay. These are the words of Apostle Paul before he died. Ang sabi niya, natapos ko yung aking gawain. Naging tapat ako. Ang sabi niya, merong putong ng corona para sa akin. Hindi lamang para sa akin, maging sa mga taong nananabik sa kanyang ikalawang pagbabalik. For I am already being poured out like a drink offering. And the time for my departure is near. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. And now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Sabihin po natin, dapat nagawin natin ang kalooban ng Diyos, ang tawag ng Diyos, ang atas ng Diyos, hanggang sa huling hininga ng ating buhay. We must do and fulfill the will, calling, and mandate of God till the last breath of our lives. The word, I believe, especially the body of Christ and even America, for the death of a great preacher, William Franklin Graham. He was also known as the evangelist Billy Graham. Billy Graham died last February 21, 2018. He died at the age of 99. Pang Amerika ay nagluluksa ngayon, and I believe even the body of Christ around the world for the passing, sa pagkawala, sa pagkamatay ng isang great preacher na ang pangalan ay William Franklin Graham, also na tinatawag din si Billy Graham. Namatay siya sa edad na 99. At ang pag-aalam ko na nagkakamali, ang kanyang karamdaman ay Parkinson's disease. He retired at the age of 95, and I believe his last message was at his age of 95. Yung kanyang asawang si Ruth ay mas nauna itong pumanaw. At ang sabi niya, sa pagpanaw ni Ruth, merong tahanan. When his wife Ruth died, Billy Graham said that his wife has a home in heaven. And his wife is also preparing a home for him too. Para sa ating kaalaman, buhay pa si Billy Graham ay a decade ago, nagpagawa na siya ng isang kabaong. A decade ago, before Billy Graham died, no, nagpagawa na siya ng casket. Nire-ready na niya yung kanyang kamatayan. When he preached in a sa isang kulungan, ano po, in a prison ministry, in a jail ministry, he asked those Christians in the jail to make him a casket for his death. And it was his death took place after a decade, pagkaraan ng 10 taon. Pero 10 taon pa lang, nagpagawa na siya ng kabaong, sapagkat siguro hindi niya iniisip na aabot pa siya ng 99. May tao pa ho ba rito? How old are you now? Ilang taon ka na ngayon? Kung 99 na buhay si Billy Graham,
ilang taon ka pa mabubuhay. If Billy Graham died at the age of 99, how many more years for you to live? Kapag nakakarinig ka ng mga ang babatang namamatay, kinakabahan ka, natatakot ka, tama. Nako, baka mamatay din akong bata. Pero pag nakakarinig ka ng mga matatanda ng namamatay, natutuwa ka. Diba? Ahaba pa pala yung buhay ko. May tao pa ho ba rito? So, mga minamahal, si Billy Graham, na na ang tunay na pangalan ay William Franklin Graham, he was used by God mightily during his days. George H.W. Bush called him a pastor of America. He was considered the Pope of the Protestant churches. Alam natin pag sinabing Papa, yun ang pinakamataas sa Katoliko. Tama. So, para sa America, especially because America is a Protestant nation, right? Yan. I am not saying that all religions in America are all Protestants. But dominantly, America, the faith of America is Protestant. Protestant means non-Catholic. Regardless of religious denominations and affiliations. Presidents of America paid tribute to Billy Graham. Isipin mo, mga presidente ha? Pakisabi mga presidente ng Amerika ang nag-paid tribute sa kanya. Isipin mo. He was advisor and prayed for U.S. presidents. Naging advisor siya ng mga presidente ng Amerika. Naging tagapayo siya. At ipinanalangin niya ang mga presidente ng Amerika. He was an advisor and he prayed for the presidents of America beginning from kasi hindi naman ako taga-Amerika eh. From Harry Truman to Barack Obama. Nakikinig pa ba tayo? Amin po ba? So mula kay Harry Truman, naging advisor siya nito hanggang kay Barack Obama. No? And who is now the current president of America? Donald Trump. And Donald Trump, of course, he knows it very well. He's an American. And many are walking in their newfound faith because of Billy Graham. Marami ngayon na bumuhay na Kristiyano at lumalakad bilang Kristiyano dahil kay Billy Graham. And according to his ministry, the Billy Graham of evangelistic ministry, he preached to more people than anyone else in history. Para sa kanyang ministry, the Billy Graham evangelistic ministry, no? You know, in America and other parts of the world, their ministry ay nakabase sa pangalan ng leader eh. Nakikinig pa ho ba tayo? Yan. For example, the Billy Graham's ministry, Kenneth Hagin's ministry, Benny Hinn's ministry, something like that. They are carrying the name of the leader. Amen. And we can call this ministry Ricardo Carrillo's ministry. Amen. Praise God. Can we give the Lord the best clap of praise? And many are walking in their newfound faith because of Billy Graham. And according to his ministry, he preached to more people than anyone else in history. Isipin mo? Sa history raw, no?
eh, siya raw ang masasabi nating nag-print sa napakaraming tao. Meron pa kayang susunod? Reaching hundreds of millions of people either in person or via TV and satellite links. In 1950, he boldly used the title Evangelist. Nung dekada 1950, napakatapang niyang ginamit ang salitang Evangelist. Alam mo, ang gamitin mo yung title na Evangelist, katapangan yun. Sapagkat alam natin, ang ginagamit na mga title ng relihiyon ay Papa, Monsignor, Archbishop, Bishop, Priest, Nuns, Sor, the Imams, the Ministers. The religions are using the title, no? Different titles given by man, not by God. But in 1950, take note, this is church history. Kaya nga, pag nagsasalita ang mga totoong lingkod ng Diyos, gusto nila na nakikinig tayo. Hindi tayo nagsasalita at hindi tayo nagbibiro-biro. Upang sa ganoon ay hindi tayo nagiging ignorante sa mga katotohanan. Napakatapang niya, 1950, ginamit niya yung salita, Evangelist. Nakikinig po ba tayo? Pumalakpak po ang lahat. And 1950 is the revival of the Evangelist, the title Evangelist. Write it down, magbukong tingnan, isulat mo ito. Hinding-hindi mo ito masasaulo. No matter how brilliant you are, if you will not jot down, if you will not take note, you know, you can easily forget what I am saying. Alam mo, ang isang estudyanteng pumapasa at kumukuha ng mataas na honor ay yung mga nagsusulat na nilista at pagkatapos ay nire-review ang kanilang nililista. Kaya pag ikaw ay nakikinig at nanonood at nandito ka, lagi kang may dalang notebook. Lagi kang naglilista. Lalo na po ang mga leader. At ang mga leader, ito na rin ang inyong ipapangaral. Wala na kayong iba pang ipapangaral. Kundi itong mga katotohanan ito. Ito po ay church history. True church history. So 1950, he boldly used the title Evangelist. It means he is a revivalist, a reformist. He is bringing back the call of an evangelist, the title, the office of an evangelist. And in 1952, dekada 1952, you know, he spoke out against evil of communism. He said, either communism must die or Christianity must die, because it is actually a battle between Christ and the Antichrist. Dekada 1952, napakatapang siyang nagsalita against the evil of communism. Dapat namatay ang communism, sabi niya. Oh! Kung hindi, ay mamamatay ang Kristyanismo. Sapagkat ito ay labanan ni Kristo at saka ni Antichrist. Nakikinig pa ba tayo? Palakpakan natin ang Panginoon. Inuulit ko ulit, ang mga lumalagong Kristiyano
ay nakikinig at nagsusulat at nire-review ang sinulat. At ang mga ginagamit ng Lord mightily effectively ay yung nagsusulat at nire-review at ang mga sinulat ipinapangaral din naman. You know, brethren, this message must not only be listened by you, this must also be heard by your loved ones, family and relatives. This message must be heard by the body of Christ around the globe. We must listen to what the Spirit of the Lord is saying to us. Kung ang tao lang ang nagsasalita, kung relihiyo lang ang nagsasalita, baliwalain mo. Pero kung Espiritu ng Diyos ang nagsasalita, you have to listen attentively and jot down every truth that you hear. And during your free time, review it, but most especially, hide the word of the Lord in your heart. Nagiginig pa ho na tayo. Alam mo, hindi mo naman kinakailangan humingi ng pera palagi sa Diyos eh. Hindi mo naman kinakailangan lagi humingi ng pagalingan sa Diyos eh. Magandang bahay, magandang sasakyan, o mga magagandang pangarap ay magkaroon ng katuparan. Hindi mo naman kinakailangan humingi niyan eh. Kasi alam naman ng Diyos lahat yan eh. Amen. Pero ang sinabi ng Lord sa aklat ng Mateo sa 6:33, unahin mo muna si Lord eh. At lahat ng mga bagay na yan ay bibigay ng Panginoon. No need to ask the Lord about the healing, about your healing, about your needs. No need to repeat it to the Lord again and again because God knows it. And the Bible says in Matthew 6:33, if you will seek first His kingdom and His righteousness, if you will prioritize the Lord, then the Lord will give you all your needs. Amen. Talapangan natin ang Panginoon. Eh, alam naman ang Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan eh. Alam naman ang Diyos kung may problema ka sa bahay mo. Alam naman ang Diyos kung may problema ka sa asawa mo, sa anak mo, sa magulang mo, sa kapatid mo. Alam naman ang Diyos kung meron kang problema sa tuition fee mo, may mga bibiling ka. Alam naman ang Diyos lahat yan eh. Alam naman din ang Diyos lahat ng mga hinaing mo, nakikinig ko ba tayo? At di mo naman kinakailangan ulit-ulitin sa Panginoon yan. Ang magagawa mo lamang ay lagi mong i-prioritize si Lord. At kapag pinaprioritize mo si Lord, eh ang lahat ng iyan, ang liwanag ng Mateo 6:33, ibibigay ng Panginoon. Amen! Sobra pa. You know, we are not only attending the church services just to get, not just to receive. We are here to worship the Lord. Amen! And to give thanks for all His blessings. To return to the Lord every blessing that we are receiving from Him. And to receive instruction from the Lord. Makatanggap tayo ng mga tamang katuruan mula sa Diyos. Nakikinig pa ba tayo? So brethren, in the book of Ephesians chapter 11, chapter 4 verse 11, write it down. Ephesians 4:11, it says, the Lord Jesus Christ Himself, He gave some to be apostles, some to be prophets, evangelists, pastors, and teachers. And year 1500, in the life of Martin Luther and Savonarola, they preach, no? They did preach about the born again to become Christian, not by joining a religion, not by doing good works, but by accepting the Lord Jesus Christ in our hearts. Amen. So anong taon dumating yung born again movement? 15. Nakikinig pa po ba tayo? 1500s? 1500s? Nakikinig pa po ba tayo? Iba yung 1500s sa 1950. Especially to your loved ones.
family and relatives? Nakikinig po ba tayo? So the true leaders of church, of the true church, are the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors, and the teachers. So write it down. In 1970, the title of teachers, no, were revived, were restored, was restored. Nakikinig pa ho ba tayo? Anong taon nagkaroon ng revival at nagkaroon at ang mga tao ay na-born again, ay preach ang born again? Anong taon? 1500. Kailan na-restore yung tawag na evangelista? 1950. Sino ang ginamit ng Panginoon? Billy Graham. Kailan na-restore ang tawag ng mga pastor? 1960. And in the 1970, ang tawag naman ng mga ebanghelista. Hindi mo na kailangan pumunta pa ng Bible school para magbayad ka ron. Kasi ang subject doon binabayaran, dito makikinig at uupo ka lang, walang bayad. Ang gagawin mo lang, huwag ka matutulog at maglilista ka. Nakikinig pa po ba tayo? Alam nyo, kaawa-awa ang mundo, hindi nila alam ang totoo. Kaya kinakailangan na ipaalam mo sa kanila ang totoo. People are dying without Christ. People are dying not knowing the truth. You must be an instrument by God to let them know the truth. Amen. So brethren, in 1980, the calling, the office of a prophet was restored. Kaya po, kailan nagsimula yung mga tamburiner? Makinig kang maigi, tamburiner, para alam mo to. At dapat umaattend ka ng practice, agahan mo, eksakto. Para habang nagtuturo, nandun ka. Para naiintindihan mo yung ginagawa mo. In 1980, na ibalik yung mga tamburiner na yan. 1980, dumating yung mga prophetic declaration. Ang office ng prophet ay na-restore, na ibalik, 1980. And in the 1990, the office of an apostle was restored. Kung paanong merong Billy Graham na nagsabi, Evangelist Billy Graham. Lumabas din ang mga pastor. Pastor, binanggit nila yung mga pangalan nila. Teacher, binanggit nila pangalan nila. Prophet, binanggit nila yung mga pangalan nila. Apostles, binanggit nila yung mga pangalan nila. Makinig tayong maigi. Siyempre, ipagpipilitan ng mundo. Hindi, Imam. Hindi, Madre. Hindi, Sir. Hindi, pare lang. Hindi, ministro lang. Hindi, mga Papa, Bishop, Archbishop, Monsignor, nakikinig pa ho ba tayo? Pero sasabihin mo naman sa kanila, Ephesians 4:11. Apostles, prophets, evangelists, sundan mo, pastors and teachers. Yan ang sasabihin mo sa kanila. Yung mga titulong yan, yung mga opisinang yan, bigay lang ng relihiyon yan. Hindi yan ang bigay ng Diyos. Yun ang sasabihin mo sa kanila, kahit saan ka makarating, kahit saan ka magpunta. Kaya nga, matapos kang matuto, tuturuan mo yung classmate mo. Matapos kang matuto, tuturuan mo yung mga kaibigan mo, yung mga office mate mo, yung mga mahal mo sa buhay. Matapos kang matuto, tuturuan mo ang lahat ng mga tao, nakikinig pa ho ba tayo? At natural, sa mundong ibabaw na ito, dumaraan tayo ng maraming problema, pagsubok, laban ng buhay, tama? At kung magamit siya, ginagamit pa ang ating mga mahal sa buhay, tama? Pero hindi nangangahulugang
titigil na tayo pag dumating ang problema at pagsubok laban ng buhay. Maliwanag ba yun? Sabihin mo, walang dahilan para tumigil ako. No reason for you to stop. Trials must not stop you to be a productive Christian, to be a productive man and woman of God. Each one of us do experience trials and testings of life. But all these things should not stop us. Amen. Hindi tayo dapat pinapahinto ng mga problema pagsubok laban ng buhay. Hindi tayo dapat pinapahinto nito. Amen. So brethren, Billy Graham was found faithful to his calling. Maaaring yung ibang tao, tinawag siyang Dr. Billy Graham, Reverend Billy Graham. But he was faithful. He remained faithful to his calling as an evangelist, Billy Graham. Nakikinig pa ho ba tayo? And in fact, he never entered politics. He never mingled in politics. He never supported the Republicans or the Democrats or any political affiliations. May tao pa ba? Are you still with me? Palakpakan nga natin ng malakas sa Lord. Hindi po siya sumama sa kanino mang relihiyon. Ano pong ibig kong sabihin? Matatapos na po ako. I'm almost done. Naging tapat si Billy Graham hanggang wakas. His integrity remained until his death. The political leaders, the religious leaders, were mourning at the death of the great servant of God. And I admit that I myself was blessed by the life and the ministry of the evangelist Billy Graham. And during his time, he was used by God mightily, effectively, especially in the evangelical circuit. And there was also a man of God named Oral Roberts. Oral Roberts. And he was also used by God mightily, effectively, during his days in the Pentecostal circuit. Nakikinig pa ho ba tayo? Sapagkat si Billy Graham pag nangangaral, hindi naman siya nagpe-preach ng Holy Spirit baptism. Hindi naman siya nagpe-preach ng mga healing and signs, wonders, and miracles. Nakikinig pa ho ba tayo? Pero more on salvation siya. But people from all walks of life are listening to Billy Graham whenever he preached the gospel of Christ. And even prominent leaders of the land are listening, were listening. Hindi lamang po manilit na tao, malalaking tao nakikinig sa kanya. Isipin mo, mga presidente ng Amerika, pinapagpira niya, advisory siya. Isipin mo. From Harry Truman to Barack Obama. Ay, pag di na niya, inabot pa niya si Trump, kaya lang, retired na siya mo. Naka-wheelchair na siya. Tumayo lang siya at lumakad, meron siyang crane nung ililibing na yung kanyang asawang sino. Nakikinig pa ho ba tayo? He was in the wheelchair. He just used a crane, walking with a crane when his wife Ruth died. Naunawaan po ba natin? Sino pong nakakaunawa taas ang kamay? Nakala kasi ng marami yung maglublub sila sa problema, makakaalis sila sa problema ng buhay. Ang hindi nila alam, kapag inuna nila ang Diyos at ang kaharian ng Diyos, lahat ng problema nila, tawisik. Pakanatin sila.
many things if they will suck themselves in a problem, they will solve the problem. But in fact, the problem will drown you. But if you will prioritize your God, every problem will be solved. Zechariah 4:6, it says, it's not by our might, nor by our power, but by the power of God, the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. You know, the Lord is always preparing something great for us. Brethren, listen very carefully. Habakkuk 2:4, it says, Habakkuk 2:4, it says, write it down. Don't just listen. Write it down. Though it may be delayed, as you think, but according to Habakkuk 2:4, it will surely come. Nakikinig po ba tayo? Because in the book of Ecclesiastes 3:11, it says, in His time, He makes all things beautiful. Palakpakan natin si Lord. Anong sabi ng Habakkuk 2:4? Ilista mo. Pakisabi, ilista. Huwag mo lang pakinggan. Kasi makakalimutan mo yan eh. Ilabas mo cellphone mo, huwag ka lang magdudota. Ilabas mo ang laptop mo, iPod mo, iPad mo, huwag ka lang mag-FB. Ilabas mo yung notebook mo, isulat mo ito. Inaakala mo, delay ang sagot ng Diyos? Hindi mo alam. Laging may the best na naghihintay para sa iyo. Para sa asawa mo, anak mo, magulang mo, kapatid mo, ayan o. Greater things are in store for us. Dakilang bagay ang naghihintay sa atin. Hintay-hintayin mo lang. Darating ang magandang sasakyan para sa'yo. Hintay-hintayin mo lang. Darating ang magandang cellphone para sa'yo. Hintay-hintayin mo lang. Darating ang magandang laptop para sa'yo. Amen. Hintay-hintayin mo lang. Darating ang magagandang gadget para sa'yo. Hintay-hintayin mo lang, darating ang mabuti't magandang gwapong kasintahan at asawa para sa'yo! Anong gagawin mo? Maghintay, huwag magmadali. Pwede na ito. Baka mawala eh. Baka maagaw pa eh. Baka makuha pa ng iba. Mabuti pa nga yung mundo eh. Alam nila yung kante. Basta't maghintay ka lamang. Sino na? Habakkuk 2:4. Akala mo wala. Nagmamadali ka palagi, nag-iisip ka ng negatibo. Umaalis ka kaagad sa Panginoon. Abay, manatili ka lang. Bilang Kristiyano, bilang manggagawa ng Diyos, be faithful in doing the will of God. Be faithful to God's calling. Be faithful to God's mandate. Because the Lord has greater things in store for us. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kadalasan, yung mga nagmamadali, nakukuha niyang bungi. Hindi bungi ang ipin, bungi ang puso. Kadalasan yung mga nagmamadali, hindi the best ang nakukuha, hindi the best ang napipili. Wala bang makikipag-check sa akin? Eh kung wala, magpasa ka na lang ng Bible eh. Wala nga eh. Why don't you chat with Jesus? If nobody is chatting you, why don't you chat with Jesus? If nobody is comforting you,
Why don't you allow Jesus to comfort you? Brethren, alam ng Diyos ang mga pangangailangan natin. Nakikinig pa ba tayo? At dakilang bagay ang ibibigay ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. So mga minamahal, hanggang kamatayan, naging tapat si Billy Graham. And he won the admiration of many. Not only in the Christian circle, but even in the political circle, in the secular circle. Because he remained faithful to his calling, to his mandate, to his title, even to the last breath of his life. Amen po ba? Nakikinig po ba tayo? In 20, if I'm not mistaken, 2012, I think, Mark Chirona, 2012, Mark Chirona, when he was guesting in TBN, the Trinity Broadcasting Network, together with some men of God, including Benny Hinn, 2012. Si Mark Chirona ay nag-guest sa TBN Trinity Broadcasting Network. Nakikinig pa akong batali. Makinig maigi kasi matatapos na ako. And Mark Chirona did prophesy. He said, many that are hiding and they are saying that it seems that the Lord will not use them mightily effectively because they are hiding for so long time. And they are saying, maybe the Lord will no longer use me. But Mark Chirona did prophesy. But there will come a time that those who are hiding, soaking in the Word of God, hiding, preparing themselves, doing the perfect will of the Lord, there will come a time that the Lord will bring them out and will use them mightily, effectively in this manner. They will be used by God in the greatest revival of all time. Kaya dapat talagang nakikinig ka, tumatabi ka sa totoong lingkod ng Diyos. Hindi yung kani-kanino ka tumatabi at nakikinig. Kung sino-sino yung pinakikinggan mo. Kung sino-sino yung sinasamahan mo at iniimbita mo. Kaya nagkakagulo sa probinsya ninyo eh. O sa lugar ninyo, sa pamilya ninyo, kung sino-sino kasi iniintindi mo eh. Kaya sino kasi iniimbita mo, pinakikinggan mo eh. Nagiginig pa ho ba tayo? And Mark Chirona did prophesy, darating ang panahon na yung mga nakatago na sinasabi nila, mukhang hindi naman ako gagamitin ng Lord mightily effectively. Pero sinasabi ng Lord through Mark Chirona, 2012, when he guested in TBN, the Trinity Broadcasting Network, but there will come a time these people that are hiding, the Lord will bring them out and they will be used by God mightily effectively in the greatest revival of all time. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya wala kang gagawin kundi basa lang ng basa. Dalo ng dalo. Pray ng pray, fasting ng fasting. Isang araw, ikaw ang gagamitin ng Diyos more mightily, effectively in this final hour para iligtas ang maraming kaluluwa. Eh, dikit ang dikit ka sa mga backslider na yan, sa mga hina, mga lupay-pay na yan. Eh, problema, hindi sa sila ang madalami kung nadadala nila eh.
Nakikinig pa ho ba tayo? Brethren, and many hit after his prophecy. Benihin said, nakikinig ba tayo? The sign, ang palatandaan ng mga totoong Kristiyano. Yung mga totoong Kristiyano, ha? Na gustong magamit ng Lord mightily effectively. Kasi may mga Kristiyano, gusto lang naman mag-asawa eh. Gusto lang naman magkaroon ng kasintahan yan eh. Gusto lang naman, lang naman sumikat, yumaman. Mga Kristiyano, gusto lang naman magkaroon ng maraming ganito at ganyan. Hindi naman nila planong magligtas ng maraming galunawa. Hindi naman nila pangarap na magpagamit si Lord more mightily effectively. Wala namang pangarap yan magbigay ng tithes, offerings, at first fruits. Basta ang alam lang yan, barkada system. Pag inutusan mo yan, kunin mo yun. Tatawag pa ng sangkatutak yan. Kunin natin yun. Alam mo, kukunin natin. Baso. Baso lang pala. Tinawag mo yung buong barkada mo. Eh, barkada system na yun. May tao pa huwag pa rito. Na parang bagang hindi makadalo pag hindi kasama ang buong barkada, hindi makapaglingkod pag hindi kasama ang buong barkada. Puro barkada ang nasa isip. Laging barkada ang nasa isip. Dadalo ba tayo ngayon, guys? Hindi. Hindi. Maglilingkod ba tayo ngayon, guys? Hindi. Mag-aaral ba tayo ng kasintahan ngayon, guys? Hindi. Mag-aaral ba tayo maigi ngayon, guys? Hindi. Mag-aasawa na ba tayo ngayon, guys? Hindi pa. Pag sinabi na isa, mag-asawa na tayo! Tara! Sama-sama, barkada system ngayon. Pero yung mga gustong magpagamit kay Lord more mightily effectively in this final hour, Mark Charon, darating ang panahon, yung talagang gustong magpagamit kay Lord more mightily effectively, sila ang ilalabas ng Diyos para magamit ng Lord more mightily effectively at makapagligtas ng maraming kaluluwa. Amen! Siyempre, kapag ikaw ay gagamitin ng Lord more mightily effectively, ang ibig sabihin niyan, ang kagalingan, ang himala, ang pagpapala, ang kayamanan, ay ibibigay sa inyo ng Diyos. Amen. Lahat ng mga hindi mo hinihingi, ibibigay sa inyo ng Panginoon. Kasi nasa gitna ka ng kalooban ng Panginoon, ang tayo nasa gitna ka ng kalooban ng Panginoon, sa ayaw mo sa gusto, ang mga pagpapala ay ibibigay sa inyo ng Diyos, pati ang mga hindi mo hiningi ay ibibigay sa inyo ng Diyos. Ikaw mismo ang aalokin. Halika, maglingkod ka na. Ikaw mismo ang ibibigyan ng maraming blessing. Ikaw mismo ang papaikutin ng Diyos sa maraming dakot, maraming lugar. Padadalan ka ng mga tao ng Panginoon sa ayaw mo sa gusto. Darating ang mga blessing sa iyo ay hindi mo hinihingi. Alam ng Diyos, naghihintay ka eh. Umaasa ka. Pag sinabi, naghihintay, umaasa. Hindi yung naghihintay na walang inaasahan. Hindi yun. Para isang lalaki, this is a true story. Tagal yung niligawan ng isang babae. Hindi pa ito Kristiyano, niligawan na niya. Naging Kristiyano na, nililigawan pa rin niya. Hindi pa rin sinasagot. Pastora na, nililigawan pa rin niya. Hindi pa rin sinasagot. Gumigive up na siya. Kinausap ko siya, haikuli nga eh. Pastor, ngayon ka pa susuko. Napakahabang taon na ang ginugol mo, unbeliever pa lang siya, niligawan mo na. Naging Christian, niligawan mo na. Naging pastora, niligawan mo na. Susuko ka pa. Huwag kang sumuko. Nung sinabi ko, huwag kang sumuko, haikuling eh. Biglang nabuhay siya, huwag! Sabi niya, nilid, pinagpatuloy niya pagliligaw, sinagot siya, kinuha akong ninong. Alakpakan natin si Lord. Brethren, ang ministering ito ay sinasabi sa atin, huwag kang susuko. Magpatuloy ka. Huwag kang magpapakaligaw-ligaw at kang magpapakaligaw-ligaw ng landas.
kapag naging Kristiyano ka na, binabago ka ng Diyos. Tama. At pag bumalik ka sa kasalanan mo, ang tawag doon, backslider ka. Backslider kang bumalik sa kasalanan. Ngayon, pag pastora ka na, tumigil ka sa pagpapastora, attend ka na lang. Nagbibigay ka ng tithes, offerings at first fruits. Pero hindi ka na pastora, backslider ka. Saan ka nag-backslide? Hindi sa kasalanan. Nag-backslide ka sa tawag mo. If you become Christian, then the Lord will change you. If you will return to your sin, then you are a backslider. If you are now serving the Lord, if you are now a pastor, then you stop from being a pastor. You still attend church regularly. You pay your tithes, offerings, and first fruits. But you are not functioning in the office of a pastor, then you are a backslider. You return not to sin, but you did not continue your calling. You are a backslider. Ganyan ang marami. Na born again, bumalik sa kasalanan, backslider. Naglilingkod na sa Panginoon, bumalik sa tagabuti sa bangko, backslider. E si mga maging bubuntis kay Apostle J.I., ang laki na lang dyan yan. Ang lalayo pa ng hinahayuan yan para magministeryo. Ang laki na lang dyan, ganun na. E yung iba, wala pa ngang kasintahan, nagbabackslide na. Wala pa ngang anak, hindi pa nga nabubuntis, nagbabackslide na. E pinakikinggan kasi kung sino-sino eh. Unbeliever kasi yung laging nangangarap eh. Apo, anak, pamangkin, gusto kong magkaroon ka ng ganito. Umaatin ka ba? Hindi. Hindi ka pala umaatin kung ano-ano pinagkasabi mo. Ano ako makikinig sa'yo? Nakikinig pa ba tayo? Palakpakan natin si Lord. Then, and listen very carefully. Apostle Paul was called to preach to the Gentiles. But many times, he went to the Jews and preached the gospel to them. He is out of the will of God. Until in Acts 16, he made the decision to listen to the Spirit of Jesus and went to the places where the Lord led him to preach. Nakikinig pa mo pa tayo? Si Apostol Pablo, tinawag para mangaral sa mga Hudyo. Isa lang naman ang bansang Hudyo eh. Israel. Lahat ng bansa sa buong mundo, Hintil, kasama tayo ron. Na si Apostol Pablo para sa mga Hintil, pero bumabalik siya sa mga Hudyo. Nakikinig pa ho ba tayo? Ang tawag doon, not faithful or backslider sa mandate. Ganyan ang mga taga-Kingdom of Jesus Fellowship. The people of my calling and people of destiny na nasa Luzon, Visayas at Mindanao ngayon, mga backslider sila sa mandate. Yes. Alam na alam nila. Alam nila na sila'y tinawag para tumanggap ang mundo ng kalita sa kagaling at himala. Maranasan ng kabutihan ng Diyos na dalhin sa high calling and perfect destiny in Christ. Pero dahil sa posisyon, dahil sa salapi, sa ganun siya, iniwan nila ang tawag nila, iniwan nila ang calling nila. Sumama sila kung kani-kanino. Nakipag-join sila kung kani-kanino. At sinasabi nila, nagpapatuloy naman kami sa tawag namin. Na totoo lang, yung mayama kami, nananagana kami, may kongregasyon kami. Pero gusto kong sabihin sa iyo, sa Apostle of God, backslider ka sa mandi. Nakikinig pa ho ba tayo? Pag ikaw ay isang pastor,
nilagyan mo ang ebanghelista na tawag, backslider ka sa Monday. Amen? And many pastors and pastoras are in the backsliding states. Kaya nga kinakailangan dumating tayo sa kanila, dumating sila rito eh. Para sabihin sa kanila, backslider ka na. Eh hindi, may congregation ako. Mayaman ako, may pera ako, kumukuha ng honor yung aking mga anak. Pero ang tanong nga ito, yung mandate ba'y nilalakaran mo? Hindi na. Backslider ka. Ipaintindi, ipaunawa nito sa kanila. Pag Kristiyano kang napunta sa ibang bansa, hindi ka lang nagpunta ro para magtrabaho kundi missionary ka. Tama. Pag nagtrabaho ka sa anumang kumpanya, missionary ka dyan. Nag-aaral ka sa eskwelahan yan, missionary ka dyan. Nakikinig pa ho ba tayo? Hindi ka lang estudyante, hindi ka lang empleyado, hindi ka lang worker, but you are a missionary. If you will work abroad, you will not just work. You are a missionary. If you will study in that university, in that academy, in that school, you will not only study, but you will be a missionary. You are a missionary in that area, in that place. Nakikinig pa ho ba tayo? Saan ka man magkatrabaho, misyonero ka dyan. Saan mang grupo kay sinaman ng Diyos, misyonero ka dyan. Nang ibig sabihin ng misyonero, tinatawagan ng Diyos para iligtas sila. Kailan mo pa siya lililitas pag patay na? Hindi. Kailangan habang buhay pa sila, iligtas sila. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya, before I close, napakaraming backslider. At sabihin niyo sa kanila, bumalik sa tawag nila, sa mandi. Bumalik sa Panginoon. At i-prepare ang pagpunta natin sa mga lugar na iyan. Sila kasi ay mga backslider. Alam niyong lahat yan. At naririnig niyo yung mga prophecy. Pagpunta nila rito, bibigyan ng prophecy. Pagpunta natin sa kanila, bibigyan sila ng prophecy. Alam mo kasi ang tao, madaling makalimot eh. Paano nakakalimot ang tao? Tingin mo sa magandang lalaki sa harapan. Ganito, nakakalimot ang tao, pag dumarating ang mga problema, pagsubok laban ng buhay, nalilimutan ng Diyos. Pag yumayaman na yan, nananagana na yan, sumisikat na yan, nalilimutan din ng Diyos. Bumabalik na sa kasalanan, hindi na ginagawa ang kalooban ng Diyos, hindi na ginagawa ang tawag ng Diyos. Bakit pa ka magpapastor? Ang laki naman ang ikapo ko. Bakit pa ka magpapastor? Eh, nagpe-perspurs naman ako. Naglilingkod naman ako, nangangaral naman ako, may congregation na po, man ako, ganda ng church ko, mukha na rin mga anak ko. Ang tanong, yan ba ang pinapagawa sa iyo ng Lord? Alam mo, si David, napaka makapangyari ni David eh. You know, David was powerful. He was the king of Israel that time. And he wants to put up a temple for the Lord. And the Lord spoke to him through Prophet Nathan. What is in your heart is good. But you are a warrior. You should be the one to put up a temple. It's your son Solomon who will build a temple. Nakikinig pa ho ba tayo? Ano sabi ng Diyos sa kanya? Hindi ikaw magtayo ng templo. Mandirigma ka eh. At ang anak mong si Solomon ang magtayo ng templo. Kaya mahirap na tinatakasan ng Diyos. Lalo ka lang magugulong. Tingin po rito. Ito na. At kanina ka po gusto magwakas pero ito na. Kinali na ito. Alam mo, pwede kang, you can drink plenty of, what do you call that? The whitening agent? Glutathione. You can take plenty of glutathione. You can color your hair blonde, but still, you are not an American. Right?
Pwede mong kopyahin ang pangangaral, ang logo, kung paano magkasal ang lingkod ng Diyos, lahat ng style ng lingkod ng Diyos, pwede mong kopyahin yan. Pero pag iba ang nag-minister, walang buhay. Talamit. Nakikinig pa ho ba tayo? Kasi hindi ako nagbibiro. Iba yung pogi talaga. Ito dapat na pinapagawa mo, Elma. Kung ano-ano nilalagay mo sa mug mo, sa mga t-shirt mo. Alam mo, hindi ano ang kinakailangan yung mamon eh. Ang kinakailangan mo, sumunod sa mandate. At kung sumunod ka sa mandate, kayaman ka. At kahit hindi ka na yumaman, nakasunod ka sa mandate, ito dapat ang i-print mo. Pogi. Opo, pogi. Ano yung sabihin ng pogi? Ilagay mo sa t-shirt, pogi. P-O-G-I. Presence of God inside. Presence of God inside. Amen? Ang presensya ng Diyos ay nasa loob. You can color your hair blonde. You can take plenty of glutathione. Mayroong kwento. Sabi nga nun, anak, nasa abroad kasi yung kanyang anak eh. Anak, pwede ba sa susunod na magpadala ka, kape na lang? Bakit? Bakit ay? Kasi nagdumi ako eh. Nagdumi kami. Sa pinadala mong Nivea Nourishing Milk. Or, ayun gano'n. Nivea Nourishing Milk. Nagdumi kami. Kape na lang ipadala mo. Next time, you send us package, please. Send us coffee. Because we made poo-poo. Because of the Nivea Nourishing Milk. Nag-gets mo? Eh, hindi naman iniinom yun eh. Hindi lahat ng milk iniinom. Hello? Pwede mong kopyahin ang mga totoong lingkod na niyo sa totoong ministeryo. Pwede mong gayahin lahat ng style nila. O kung paano magkasal ng lingkod na Diyos, magturo, mangaral ng lingkod, mag-anibar sa lingkod na Diyos, gayahin natin lahat yan. Pero pag wala ang lingkod ng Diyos yan, hindi pogi. There's no presence of God inside. Amen! Kaya kung sakali man, si pogi ay hinahabol talaga. Bakit mahinahabol mo yung poging yan? Bakit yan ba ang gusto mong magpakinggan, panuurin, atinan? Bakit yan ang gusto mong magkasal at mag-alay ng iyong anak? Magkano ba ang talent niyan? Hindi tumatanggap ng bayad yan, pugi yan eh. At kahit bigyan mo ng malaki yan, pag ayaw niya, i-offering niya lang yan. Pero ibig sabihin ng pogi, presence, P-O-G-I, presence of God inside. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, pogi ka. Kahit babae, pogi ka. Eh, syempre, if you are a girl, in English, pretty, beautiful. If you are a boy, in English, handsome. Sabihin mo uli, pogi ka nga mo. You are handsome. You are carrying, you are the presence of God inside of you. Ito na, wakas na. While Marcirona is prophesying, when he finished prophesying, Benihin said, and a sign that those who are hiding will be used by God mightily effectively in the greatest revival of all time. Tapos na po ang panahon nila Smith Wigglesworth, nila A.A. Allen, yung mga great men and women of God naman nakaripas, Catherine Kuhlman, tapos na pong lahat ito mga to. And Benihin prophesied. 2012 ba? What will be the sign? Oral Roberts was home already, he said. And Oral Roberts died
last December 15, 2009. And Oral Roberts, during his days, yung mga tent meetings, yung mga gawain niya, antindi. Grabe yung gawain niya. But he died December 15, 2009. Oral, bury him prophesied. Oral Roberts went home to the Lord already. 2012, huh? And he said, and Billy Graham is about to go home. Billy Graham was the time was still alive. 2012. Billy Graham is about to go home. And Oral Robert was home already. When Billy Graham will go home to the Lord, the whole world will experience the greatest revival of all time. Nakikinig pa ho ba tayo? While the world, especially the body of Christ, while America, not only the Christian circle, but even the political circle, even the secular circle, are mourning at present because of the death, the passing away of the great man of God. Nagiginig pa ho ba tayo? But February 21, 2018, according to Berlin and Mark Chirana, is the beginning of the greatest revival of all time. Kaya tama lang ito eh. Nasa prophetic ministry tayo. Kaya kayo sa Bisaya, balik na kayo sa Pogi. Kayo sa Mindanao, sa Luzon, balik na kayo sa Pogi. At pagsabi nyo sa lahat, kailangan natin ng Pogi. Kailangan nating samahan ng Pogi. We have to listen. We have to hear. We have to associate with the true man of God, with the true ministry, bearing, carrying the presence of God, the anointing, the vision, the dream, the mandate. Hindi porke nakikita mo mayaman dyan, makikipag-connect ka dyan. Hindi porke doktor yan, makikipag-connect ka dyan. Hindi porke mga taga-ibang bansa yan, papatayoan ka ng magagandang simbahan, dyan ka na makikipag-connect. Porke parehas mong Bisaya, Ilocano, Kapampangan, dyan ka na makikipag-connect. Connection begins with God. You know, marriage is a miracle of unity. Ang kasalan ay isang milagro ng pagkakaisa. Dalawang tao mula sa sinapupunan ng magkaibang tao, mula sa ibang environment, ibang pinagmulan, pinagsaba ng Diyos, and that is the miracle of unity. Marriage is a miracle of unity. The two became one, coming from different wombs, different environments, different culture. Like brother came with him. He came from Washington, D.C., America. And Giselle Ebon came from Batasan, D.C. And me, palaging sinisisi. Ang totoo lang, sila ang dapat na sinisisi. May tao pa ho ba rito? And I'm not joking, I'm not kidding. Pag gumit na ka sa kalooban ng Diyos, ang damong gawin, ang pinagagawa ng Diyos hanggang sa huling hininga ng buhay mo, sa ayaw mo sa gusto, ang kagalingan, ang kalakasan, himala, pagpapala, kasaganaan, promosyon ay sa iyo. Whether you like it or not, if you will in line, tune in yourself in doing the will of God,
fulfilling your calling, your mandate. No need to ask God whether you like it or not. The Lord will heal you, will bless you, will give you good health, and will prosper you. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa gabi. Ngayon, mga kapatid, patay na si Billy Graham. And many are mourning. Aside that the true men and women of God are mourning, they are also rejoicing. Because this is now the era na ang greatest revival, the greatest revival of all time, will be experienced by the true men and women of God. Ngayon mo na iligtas ang classmate mo. Next year, hindi mo na classmate siya. Ngayon mo na iligtas ang eskwelahan mo. Next year, hindi ka na nag-aaral diyan. Ngayon mo na iligtas ang mga kaibigan mo. Next year, baka hindi mo na kaibigan yan, in-unfriend ka na. Ngayon mo na iligtas yung nililigawan mo. Baka hindi ka sagutin yan, maghiwalay kayo ng landas, at least naligtas mo. Ngayon mo na iligtas ang manliligaw sa'yo. Baka hindi mo sagutin, at least naligtas mo kayo. Ngayon mo na iligtas ang kasintahan mo. Kasi baka bukas mag-break kayo, at least naligtas mo siya. Ang totoo lang, napurbahan na natin eh. Huwag pong magagalit ang marami sa totoo. Marami kung sino yung reklamo na reklamo sa church sa totoong lingkod ng Diyos. Sila naman talaga ang may problema sa sarili nila. At totoo lang. At ang magagawa mo, huwag mo silang pansinin. Huwag kang paapekto sa kanila. Nagiginig pa ba tayo? Gawin mo ang kalooban ng Diyos hanggang sa huling hininga ng iyong buhay. And Apostle Paul declares, before he died, my departure is coming. And the Lord find me faithful. I have fought the good fight of faith. There is a crown of righteousness in store for me. Not only for me, but to those who long for His appearing. Brethren, you are watching and listening and you are here right now for a divine purpose. Nandito ka ngayon sa napakagandang layunin ng Panginoon. Kalimutan mo at huwag mong ipokus ang sarili mo sa pag-aasawa, pag-aanak, pagkakaroon ng apo at biyanan, at pagkakaroon ng maraming kasagana at kayamanan ng buhay, ibibigay talaga ng Diyos yan. Huwag mo ipokus sa maging cum laude ka lamang at kumuha ka ng matataas na grade, so mo lamang ipokus dyan. Ipokus mo dyan. Kasi kailangan talaga ipokus mo eh. Pero hindi yan ang priority mo. Nagiginig pa ho ba tayo? Study is not your priority. Business is not your priority. To enter a marriage life is not your priority. Your priority is Jesus. Jesus is your priority. And if Jesus is your priority, whether you like it or not. Anong promise ako sa isang matanda na lumapit dito sa harapan? Sa ayaw mo sa gusto, palalakasin ka ng Diyos. Bakit? Pinapagamit niya yung buhay niya sa Panginoon eh. Pag hindi mo pinapagamit ang buhay mo sa Panginoon na natago ka lang niya sa bahay mo, hindi ka palalakasin ng Diyos. Kasabihin ng Diyos, sa mga gamitin yung lakas mo. At isang babae, binigaw ka ng prophecy rito. Pagpapalain ka ng Diyos. Bakit siya pagpapalain ng Diyos? Nagbibigay ng tayo sa opening at first eh. Love you for the man and woman of God eh. E paano kang pagpapalain ng Diyos sa magagamitin yung pera mo? And listen very carefully. The Lord will prolong your life if you will use your life with the Lord. And the Lord will bless you abundantly if you will use your blessing to the Lord, for the Lord
And listen very carefully. The Lord will give you honors and medals and trophies if you, all these things, if you crown all these things to the Lord, lingkod ng Diyos. Sabi mo, besin, ba't ka lang, hindi ka naman magaling mag-English? But it seems that you are an eloquent preacher because I am using my tongue to glorify God. Amen? May tao pa ho ba rito? Naunawaan ba ninyo ang mensahe ko? February 21, 2018, a time of mourning for Billy Graham's passing away. But this is also the time of the prophetic fulfillment. Talagang lingkod nga talaga ito ng Diyos. Akalain mo ngayong taong ito, ito yung team natin. Greater things are in store for us. Ang tanong ko sa iyo, ready ka ba to receive all the blessings of God and to be used by God more mightily, effectively in this final hour? Or to go home to the Lord? Or to be settled? Handa ka na ba na pagpalain ng Diyos at gamitin ng Lord more mightily, effectively in this final hour? Ukunin na ng Diyos o mapunta na lang sa isang tabi? Pero sumisigaw ang kanyang puso't espiritu, "This is my time." And she was laughing, smiling, rejoicing with the Lord. Because this is her time. Kalimutan mo na ang nakaraan na kalipas, ang kahapon at ang kanina. Tapos na yan. All these things are over. Forget the past. Because the Lord is storing great things for you. Gusto kong sabihin sa mga nasa Luzon besides at Mindanao, oo, maipapasa mo ang requirement ng SEC. Maipapasa mo ang requirement ng NSO, ngayong PSA. Maordinahan ka, malilisensyahan ka, mapapatungan ka ng kamay ng kung sino-sino. Pero iba pa rin ang totoong patong ng Diyos, ang ordinasyon ng Diyos. And you need that. Alam mo yan. Return to your calling. Return to your God and to return to your mandate. Kayong mga nakikinig at nanonood, kayong mga narito, huwag nyo nang aksayahin ang panahon. Sabihin nyo ito sa kanila. Ibabahan nyo na kaagad at hikayatin sila. Return to their God, to their calling and to their mandate. Bring the real salvation of Jesus to the nations of the world.
in order for the world to receive healings and miracles and to experience the goodness of God. And we will bring this nation and the nations of the world in fulfilling their high calling and perfect destiny of Christ. Halika rito, Pastora Aliyah, halika, lapit ka. Lagyan niya sa likuran. Halika, lapit ka rito. Bilisan mo. Lagyan siya sa likuran. Huwag na ikaw, Pastora Christine, dami naman dyan eh. May iba tumayo. And the Lord is saying unto you, as of me, the nations of the world, and I will give it. Psalm 2:8, tingin mo sa akin ang buong mundo at ibibigay ko sa iyo. Matagal mo nang alam at matagal mo nang narinig. You are a different girl. A different student, a different woman of God. And the Lord is saying unto you, trust the true man of God. Depart not from the calling of God, from the mandate of God. Alam mo, kapag tinataas na tayo ng news, binibless, binipromote, ang dami ng ano eh, sa itaraking ang kadilimat, ang kaaway. Pero mabuti nang sabihan na tayo, warningan na tayo. Maaari isang araw, maliligaw at maliligaw lang tayo ng landas. Maliligaw lang tayo. And the Lord is saying unto you, my daughter, be faithful to God's calling. Be faithful in doing the will of the Lord. And be faithful to your mandate. Hindi ka ordinaryo. Alam mo yun. At sa oras sa ito, dakilang ama, hayaan niyo po, Panginoon, and let that spirit inside of her, Father God, hayaan niyo po, Panginoon, ang espiritong nasa kanya. Let the calling inside of her, let the ministry inside of her, Father God, ay lumabas, Panginoon. Come on! And may she be used by you, God, more mightily, effectively in this final hour. You will not just sing and dance, but you will teach and prophesy and preach, says God. You will also give to the Lord. Alam mo, ang dami-dami mo naisin, gustuhin, hangarin, mithiin. Ang dami-dami mo mga pangarap. Pero isa lang naman ang pinapangarap mo, yung para sa Panginoon. And the Lord is saying unto you, God will give it to you. So Psalm 2:8, as of me, and I will give it unto you. Lord, find us faithful, pattern in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Yes, Father, let it go. Korabakanda rabasanda. At maalala mo sa araw na iyo, na araw na ito, na true man of God, anointed. Presence of God inside, and let that presence of God inside of you ay makita ng buong mundo. You can stand up if you want to give your life to the Lord. You can stand up if you are not willing to do the will of the Lord. You can stand up if you are not willing to do and fulfill the calling of the Lord. You can stand up if you are not decided to do the mandate and to return to the mandate of the Lord. This prophecy. Huwag mong mababa.
pababayaan ang ipinasa sa iyo. Huwag mong pababayaan ang mga iniwan at iiwanan sa iyo. Do not neglect your ministry. Anything that comes from the Lord that has been passed to you, do not neglect it. Do not neglect your ministry, your calling. And may I prophesy, just for the meantime, you will stay in this place. Kasi hindi pwedeng mapabayaan eh. Pero huwag mo silang pabayaan. And after that, you will go around the world and preach the gospel of Christ. Just soak in the Word of God. Soak in the presence of God. And desire God more. Isang babae yung pinapunta ko sa harapan, binigyan ko siya ng prophecy. Sapagat ang tingin niya, hindi siya karapat dapat marumi. Pero sinasabi sa kanya ng Diyos, tinawag at pinili kita. Minsan marami tayong kahinaan, kagulangan, kawalan. Marami tayong naging kapagkukulang at naging pagkakamali. At sa ating pagbabalik, ang inaakala natin, hindi na tayo karapat dapat pa. Halika rito, Rebecca. Lapit ka. Yan, dalawang Rebecca. Tigil, lapit kayo, dalawang Rebecca. Rebecca, lapit. Sige, whether Rebecca Viernes and Rebecca Webes. Sige. Tigil, lapit dito po kayo. Sa ayaw po ninyo sa gusto, tatapanahin po kayo ng Diyos. Sa ayaw po ninyo sa gusto, nagagamitin po kayo ng Lord more mightily, effectively in this panalawa. Huwag po kayong hakbang pabalik at huwag po kayong titingin pabalik. Magpatuloy po kayo. Huwag po kayong aalis sa kayo, JM. Dito po kayo tinawag at tinayo ng Diyos. Huwag po kayong magdalawang isip. Wala sa layo, wala sa lapit yan. Hindi ba po, hindi. Pagayon ng mag-asawa. Porque ba yung mag-asawa na sa Pilipinas yung isa nasa Dubai eh. Dahil malayo na yung asawa niya, mag-aasawa na siya roon. Hindi ganun. Porque ba napunta ka sa ibang lugar eh, tapos maraming church yan, dyan ka na kasi malapit yan. Walang ganun. At ito po ang sinasabi sa inyo ng Diyos. Humingi ka po sa, humingi ka sa akin, my daughter. And I will keep out of you. Hanggang ngayon, the Lord is saying unto you are just crying. But you are not asking. Crying is asking, is different. So you have to ask, not just crying. Huwag ka lang umiyak, humingi ka. And the Lord is saying to you, ibibigay ko. Taas niyo po yung dalawang kamay niyo sa Panginoon. Father, in the mighty name of Jesus Christ. Lapit na po kayo, Sister Hermie. Liga, Sister Hermie, lapit mo na siya dito. Lagyan niyo po siya sa likod. Taas niyo po ang dalawang kamay niyo sa kalangitan. Kahit nasang katutak ang churches dyan, itayo natin ang kay OJF dyan. Kahit sang katutak ang churches dyan, itayo natin ang kay OJF dyan. Kahit hindi sila taga kay OJF, dalhin niyo sila sa kay OJF. At gusto kong sabihin, ito na ang panahon. Listen very carefully to the true prophecy of God. Ito na ang panahon. The regathering of Israel. And ito na rin ang panahon. The regathering of the Kingdom of Jesus Fellowship. Alam mo, dito ka na born again. Dito ka tinrain. Dito ka in-equip. Dito ka tinawag. Hindi ka na born again. Dito ka in-equip. Ako nagpatong sa'yo ng kamay. Ako nagtrain sa'yo. It's time for you to return. Pati yung mga nasasakupan mo, dalhin mo na rito yan. At yung sinasabi mo, hindi sila sasama? Hinaharang? Hindi totoo yan. Kasi ibang tao pinapasok mo, kaya kayo nagkagulo. Ako ang papasukin mo. Dahil matagal na nila akong inihintay. The Lord spoke to me. The regathering of Kingdom Jesus Fellowship are coming. So Father, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God, let it flow. Let your healing, miracle,
success, blessing, and prosperity be upon her, O God. Ibabalik niyo siya rito, Panginoon, sa malapit dito at kung sakali mang patuloy siya roon, mananatili pa rin siya rito. At itatayo niyo po ang gawain ng kanyang ugyayap sa lugar na yun. So, Father, let it be in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Kurabasyanda, rabasyanda. Kurabasyanda, rabasyanda. Yes! Lord, by the faithful, Lord, by the faithful, Lord, and gusto ko, sige. Gusto kong sabihin sa iyo, Rebecca Joy Miano, hindi inaalis ng Diyos ang tawag mo. Hindi inaalis ng Diyos ang calling mo. Hindi ka pinapalayo ng Diyos. Hindi. The anointing of the Lord is still upon you. Sa totoo lang, nagsisimula ka palagi. Father, let it. Hindi na natin kailangan panghingi ng healing, success, victory, miracle, prosperity. Hindi na! Pag-umit na tayo sa kalooban ng Diyos, binibigay ng Diyos yan sa prosperity. Pag-alis ko, pansamantala, gampanan mo ang tawag. Ituloy mo ang gawain ng Lord. Ang mga sinimulan natin, binuksan natin, ituloy mo. At kung saan ka naroon ngayon, ituloy mo yan. Huwag mo pababayaan. Kung paanong si Noah, as Noah was faithful in building the ark, as Solomon was faithful in building the temple, as John the Baptist was faithful in preparing the coming of the Lord. So we must be faithful to the landing of the kingdom of Jesus Christ. So receive your healing now. Receive your miracle now. Receive your success and victory now. Receive your blessings and promotions. Receive your honors and trophies and medals. Because you are seeking first the will of the Lord. Lord, find us faithful. Lord, find us faithful. Lord, find us faithful to you. To you. To you. Why we should be faithful to the Lord? Because God is faithful. Like a son that rises every day. You are so faithful, dear Lord, you are faithful. To every beat of my heart, you are so faithful. That comes alive every spring. Oh, you are so faithful, dear Lord, you are faithful. Like the light that you give to every beat of my heart, you are so faithful, oh Lord. I see a cross. See a cross and the price you have to pay. I see the blood.
Classmate mo, hindi mo lang papatungan ng kamay, sabihin mo sa kanila, I bless you. Gawin mo to. And God will do it. The Lord will bless you this day and pronounce blessing to your loved ones, family, relatives, your jobs, ministry, etc. And the Lord will bless them too. You will become an instrument of God to bless them. And as you know and hear the truth this day, the Lord is in need of you. You are a channel. You are an instrument. In order for your classmates, schoolmates, people that are coming to you, you are an instrument of God, a channel of God, in order for them to be saved and to hear the truth. At gusto kong sabihin sa iyo, hindi ka lang magpipreach sa lugar na ito. You will only preach to this place. You will preach to the nations of the world, so you have to prepare yourself. So taas po ang dalawang kamay patungo ng langit. Lift up your both hands to Jesus. Yes. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood sa oras na ito. Those who are watching and listening out there, you are listening to the true man of God, the true prophet and apostle of God. So Father, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of God, let it blow, let it blow. So take it and receive it now in Jesus' name. At ikaw na nakikinig at nanonood, those who are watching and listening right now, come near her. Come near her. To your TV set, to your computer, and be touched by God. At kayong mga narito, wherever you are right now, the Lord is touching you, and the Lord will touch you more. Kung ikaw ay pupunta rito sa harapan at tatakbo patungo ng harapan, come on, bilis! Takbo na, punta rito sa harapan, and the Lord will touch you more, and He will bless you more.
Lord, release me! Cast aside, O Lord, thy God! Lahat ng pinangaral ko, isunod mo, ibaon mo ng malalim sa puso mo. Wala nang sasalo sa'yo. Kung babagsak ako, umupo na ka na lang, lumuhod ka na lang. At huwag mong sasayangin ito, ha? Yung katotohan ng tinanggap mo, huwag mo itong sayangin. Yung anointing, yung mantle, yung blessing na tinanggap mo, huwag mo itong sasayangin. Alam mo yan, I preach that from my head and from my heart. I preach prophetically. Maybe this is not homiletically and hermeneutically correct, but this is correct. Not just correct, but perfect. Maybe my English is not perfect, but I try my best. This is our mandate. Ika may lapit ka rito, may. Ito ka. Tell him, let it blow. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Magaling sikat. At hindi sila papayag na meron papantay at papangalawa sa kanila. Pero kilala mo ang magiging lingkod ko ng Diyos. Maybe my name is not in the limelight, but this man is a success. Sabi ko nga, palagi totoo yung lagi ko sinasabi. Kahit bukas mamatay na ako, sabihin, ituloy mo lang. Manatili man ako, magpatuloy tayo. Hindi tayo kukunti, dadami tayo. So, Father, let it flow. You are a blessing. And you will bless tens, hundreds, thousands, millions of people. At muli, nakikiusap ko sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kilala mo kung sino ang tatay mo. Balikan mo. And the price you have to pay, I see the blood. Halika, Pastor Aline, lapit ka rito. Ito, Pastor Aline, bilisan mo rin sa harap. Halika. So, Father, let it blow. Let it blow. Let it blow. Pastor Alma, halika, lapit ka rito sa harap. Eric, kunin mo nga ito. Pulpito, alisin mo nga bilisan mo. Alisin mo yan. Yan, manatili lang kayo riyan. Lapit ka rito, Pastor Alma, sa harap. Sige, dito. So, Father, let it blow. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Halika, Raquel, Kenneth, lapit kayo sa harap. Father, you are a blessing that bless people.
You are a blessing and bless people. Let it flow! Maraming nung unang panahon, hindi ka blessing. Pero now, you are a blessing. And bless them in Jesus' name. On God's calling, thus saith the Lord. Continually support your wife in every endeavor she has, especially on her ministry. And believe me,
God says, believe me that I will bless you and your household. I will give every good desire of your heart, God said. I will give every good desire of your heart. And I will give everything that you have not expected. And God said that just continue serving me. Continue loving me. And you will be also one with your wife in this calling. I am encapsulating you with my love. I am encapsulating you with my protection. I am encapsulating you with my angels, God said. God said, you will be protected wherever you go. No matter where you are, I will be with you. I will be with you. I will strengthen you. I will strengthen you wherever you may be. And the Lord is saying unto you, ask any good thing from me, and I will give it to you. I am a generous God, God said. I am very much willing to give anything good thing that you will ask from me. The Lord is saying to you, I want you to experience my goodness. Even not only my salvation, even my miracle and my healing, even my blessing and my promotion. And the Lord is also saying to you, I want you, God wants you to use you in this final hour. God wants you to fulfill your high calling and perfect destiny in Christ. So Father, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God, will you please extend your precious hand towards Brother G? It is not an accident that the Lord brought here him in the Philippines, that he met a woman of God, because he is also a man of God, handpicked, chosen by God, Ephesians 1:4, before the creation of the world. The all-knowing God chose him even before the creation of the world. So Father, let it blow in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. And bless him, Lord, whatever he desires, good things from you, let it be given in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Amen. You can return to your seat from this jail. And Father, right now, we are going to give our tithes, our offerings, our first fruits, offerings for the radio, trucks, evangelism, mission travel to the nations of the world, and all kinds of giving. We will give it, Lord. Since you are faithful, we will also be faithful. In Jesus' name, Lord. Amen. Tayo po ngayon ay dadako sa ikalawang bahagi ng ating gawain, kung saan tayo po yung muling magbabalik ng papuri at pasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Tayo po ay dadako sa testimony portion o ang pagpapatotoo. Ang pagpapatotoo po ay ang pagbabalik ng papuri at pasalamat sa Panginoon. Amen po ba? At bakit po ba natin ito ginagawa? At kung masasamahan niyo po makapagbukas sa Psalms 96 verse 3, ang sabi po rito, declare His glory among the heathen, His wonders among all people. Ang sabi po rito, ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansa. Amen po ba? Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Sige nga po pumalakpak po lahat na nakakaintindi. Sabi po rito, ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansa, ang kagilagilalas niyang mga gawa sa lahat ng mga bayan. Amen po ba? Proclaim all His goodness to all the world. Yun po ang sabi sa banal na kasulatan. Amen po ba? Ipahayag daw po natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang kadakilaan sa lahat ng bayan at sa lahat ng bansa. Amen po ba? At ang pagpapatotoo po o ang testimony portion dito sa iglesyang ito, ang ginagawa po nating pagtuntong dito sa harapan at pagbabalik ng papuri at pasalamat sa Panginoon, ito po yung pagsunod natin sa versikulong ito. Amen po ba? Ang sabi nito na kasi, iproklama daw natin ang kanyang kabutihan sa lahat ng bansa at lahat ng bayan. Amen?
E pag tayo po'y tumutungtong dito sa unahan, pinapatotoo yung mga magagandang bagay na ginawa sa atin ng Panginoon. Ito po ay nakakarating sa mga bayan-bayan. Amen? Ito po ay nakakarating sa mga bansa-bansa. Amen po ba? Dahil hindi naman po ligid sa ating kalaman na ang bawat ginagawa po natin dito, ang bawat ministeryo na ginaganap natin dito sa iglesyang ito, ito po ay pinapalaganap natin through DVDs, through internet, sa YouTube, sa Facebook, tayo po ay naka-Facebook Live, tayo po ay inuumeere sa YouTube, tayo rin po ay nag-mail lang mga DVD sa iba't ibang bansa. Amen? At naririnig din po ito sa radyo at sa telebisyon. Amen po ba? Kaya pag tayo po ay tumutungtong dito sa unahan at ipinoproklama natin yung kabutihan, yung kadakilaan ng Panginoon sa ating mga buhay, eh sinusunod po natin yung sinasabi ng Psalms 96 verse 3. Amen? Ang naasabi rito ay ipahayag daw natin o ipoklama natin ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kadakilaan sa lahat ng bayan at sa lahat ng bansa. Amen? At bakit ba natin ginagawa ito? Bakit ba kailangan natin iproklama ang kanyang kabutihan, ang kanyang kadakilaan sa ibang bansa? Bakit kinakailangan nilang malaman na napakagaling ng Panginoon sa ating mga buhay? Amen? Bakit nila kinakailangan malaman na napakadakila ng Panginoon sa ating mga buhay? Dahil pag tinuloy po natin yung versikulo, sa verse 4, ang sabi rito, "For the Lord is great and greatly to be praised." Amen po ba? Ang sabi rito, sapagkat dakila ang Panginoon at marapat na purihin. Amen? Amen po ba? Dakila ang Panginoon at nararapat siyang purihin. Amen? Sino po naniniwala na hindi dakila ang ating Panginoon? Amen? At kayo na lang po magbasa sa mga supporting verses. Pag tinuloy niyo pa po yung mga versikulo, verse 5 pababa, andito po naka-enumerate kung ano yung, kung bakit dakila ang Panginoon. Amen po ba? Yung kadakilaan niya sa ating buhay, binanggit po rito halos lahat. Amen? Hindi man lahat, pero halos lahat. Amen po ba? Amen po ba? Sabi nga rito, magbabanggit lang ako ng isa sa mga rason kung bakit dakila ang Panginoon. Sa verse 5, sabi rito, "For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens." Amen? Ngunit nilikha ng Panginoon ang langit. Amen po ba? Siya ang may gawa ng langit at lupa. Siya ang may gawa ng lahat sa mundong ibabaw na to. Siya ang may likha sa akin at sa iyo. Amen po ba? Hindi pa ba sapat yun na dahilan ng kanyang kadakilaan? O hindi pa ba sapat na testamento yun ng kanyang kadakilaan? Amen po ba? So nararapat lang na ibalik natin at tayo'y magbalik ng papurit pasalamat sa Panginoon. At pag ginagawa po natin ito na tayo'y nagbabalik ng papurit pasalamat sa Panginoon, ay higit po siyang nalulugod sa ating mga buhay. Amen? Kaya pag siya po'y nalugod sa atin, nagiging daan po ito ng ating mga pagpapala, ng ating pag-angat sa buhay. Amen po ba? Amen po ba? Kaya sige po, sa unang pagkakataon, sino po ang matapang na anak ng Diyos at nagmamahal ng tunay sa ating Panginoon na handang iproklama ang kanyang kabutihan sa oras at araw na to? Sige po, sa unang pagkakataon, huwag po tayo mahiya. Alam niyo po, para sa Panginoon po ito, alam ko. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Nanay Cora. Hi, maganda nga po sa kanila. Ipatotoo ko lamang ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Na kahit ako'y nasa ganitong edad, patuloy na ibinibigay ng Diyos ang lakas ng aking mga paa upang patuloy na maghanap ng kaluluwang maliligtas. Na kahit ako ay nag-iisa, nandoon naman si Lord, kasama ko siya. Kaya purihin ng Diyos sa mga himala na ginagawa ng Diyos sa buhay ko, dahil ang puso ko talaga naka kay Lord. Yun lang, pinupuri ko ang Lord. Sa Diyos lang magpapuri. Amen po ba? Tunay nga pag tayo'y nasa Panginoon, alam niyo po, sabi nga nila, ang edad po numero lang yan. Amen? Amen po ba? Tingnan niyo po si Nanay Cora. Alam niyo po, napakalakas. Amen po ba? Parang hindi, alam niyo yun, huwag na nasabing matanda. Huwag na po natin pagitin. Pero, yun na nga. Pero, parang hindi. Amen po ba? Dahil sabi po, sa Philippians 4 verse 10, "I can do all things through Him who
strengthens me. Amen po ba? Pag tayo po yung nagtitiwala, patuloy na nagtitiwala sa Panginoon, alam niyo po, tunay nga na yung edad numero lang yan. Amen? Yung lakas ng Panginoon, yung gabay ng Panginoon, yung habag niya sa atin, nagre-reflect po yan sa mga buhay natin. Kaya parang hindi po tayo nanghihina pag tayo po yung nasa piling niya. Amen? Sige po, sa pangalawang pagkakataon, sino po ang nais magbalik? Amen? Sige po. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Ivoy. Ibinabalik ko lang po yung pasasalamat kay Lord kasi una sa lahat yung sa asawa ko, nandito ulit siya. At saka yung last month, na-aksidente siya, na-dura siya sa trabaho niya. Tapos dumugo yung ulo niya. So sabi niya na imatay daw siya for 5 minutes. Pag gising niya, tumuloy yung marami na siyang dugo sa sahig. Tapos tumawag siya sa akin, and then after yun, nag-pray kami. Tapos, ayun, awa ng Panginoon, at tinext ko rin si Pastor na ipag-pray po siya. So, pinag-pray din po siya ni Pastor namin. Ayun, in short, walang damage yung brain niya, yung bungo niya, walang damage, normal naman lahat. At magaling na siya. At yung second is, nag-first fruit po ako last month, January. So, hindi pa natatapos yung first fruit ko. Binalik na sa akin ni Lord ng doble yung higit pa. Siguro 10 times yung binalik niya sa akin na first fruit ko. So, pinagpapasalamat ko kay Lord. At yung nakuha ko naman sa akin, yung part ko is in-offering ko po buo yun. In-offering ko lahat sa man of God. Isa sa mga man of God. So, hindi lang naman po dapat yung man yung nagtuturo dito po sa atin ang ating bigyan ng mga love offering. Pwede rin po natin bigyan ng love offering yung mga anak ng mga naglilingkod sa Diyos. Dahil yun din po ang tawag nila. Lingkod din po sila ng Diyos. Kaya, ibinigay ko po sa kanya yung part ko, buong-buo po yun. At alam ko naman, kahit naman hindi balik sa akin ni Lord yun, masaya naman ako na ibinigay yun. At good health lang po yung hinihingi ko kay Lord sa buong familia. Pero higit pa doon ang binibigay niya sa akin. Kaya tuwang-tuwa po ako talaga na hindi po nagkukulang sa akin si Lord. Ayun. Ako po, gusto ko din magpasalamat sa Lord. Narinig yung po yung patotoo ni Pastora Yvonne. Konektado po siya sa patotoo ko. Amen po ba? So, sabi po ni Pastora Yvonne, nag-love you po siya para sa isa sa mga man of God. Amen po. Ako po, papatotoo ko po, nakatanggap po ako ng malaking love you. Amen po ba? Kasi po ganito po yun, graduating po ako, tapos thesis po namin, ang tagal ko na pong prayer magkaroon ng laptop po talaga. Kasi po, hindi po talaga ako makakasurvive nang wala pong sarili kong laptop. Kasi po, ganito po, hindi po ako umuwi ng bahay kasi po, graduating nga. So, ang dami ko pong kailangan gawin. At yung inisip ko po, yung pangbiyahe ko na ilang oras, everyday. Imbis na gugulin ko na lang po sa biyahe nga, iaral ko na lang po siya. At saka, ang hirap po kasi na pauwi-uwi ako nung ilang araw. Kasi po, ang klase ko hanggang 9 ng gabi. So, minsan umabot na ako ng... Makaka-uwi na ako ng bahay mga 11 na, di ba? So, wala na po akong magagawa. Tapos, yung bahay, yung laptop ko po, nasira, yung tagal ko na po siyang ginagamit. Sabi ko, Lord, kailangan ko na po talaga ng laptop kasi ang hirap po. Tapos nakakatuwa po ang Lord kasi may nag-commit po si Ate Yvonne nga. Tapos sabi ko, sa sarili ko, Lord, nagpipray lang ako lagi na, Lord, palibutan mo kami ng mga taong magmamahal sa amin, masaya na ako doon at susuporta sa amin. Pero alam niyo po yung feeling na hindi po natin sila kadugo, alam niyo po yun, hindi po natin sila, hindi ko nga tita, hindi ko po kadugo, pero andun po yung suporta nila talaga. At gusto ko po yung balance na na-challenge po kami, lalo ako, na pag ganun po, iniisip ko na hindi ko siya deserve. Amen po ba? Na
ang bait ng Lord. Kasi sabi ko, Lord, naway hindi nila makita sa amin yung pagkakamali namin, hindi nila makita sa amin yung pagkukulang namin. Amen po ba? Nakakatawa po kasi, sabi ko, hindi kami perfecto, pero may mga taong sumusuporta sa amin, kahit may mga umaalis, pero ang Lord, dyan. Amen po ba? Nakakatawa po kasi, hindi po siya nagkulang sa amin. At yung mga panalangin ko, sa inyo is natatanggap po namin at nakikita namin. Sabi. At ayun, overwhelmed ako kasi sabi nga ni Papa, ipakita nyo lang na talagang nagsisilbi kayo kay Lord at alam nyo, darating at darating ang pagpapala. Amen po ba? At tunay nga na ang Lord ang gagawa ng paraan para magbukas ng mga pinto na hindi mo inaasahan at magpadala ng mga bagay na hindi mo din inaasahan. Ayun, nagpapasalamat ako sa Lord dahil hindi siya nagkukulang sa akin at gumagamit siya ng mga tao na talagang nagmamahal para sa amin. At yun, know na sa mga sumusuporta po sa amin, lalo na sa akin, hindi po kayo nawawala sa aking mga panalangin at everyday kung iniisip at sinasabi sa Lord na, Lord, balang araw, gusto ko ibalik din sa kanila. Amen po ba? At yun yung actually one of the reasons kaya pinagbubuti ko pong pag-aaral ko. Kasi sabi ko, Lord, gusto ko maging successful. Kasi gusto ko palakihin na mag-offering sa kingdom. Oh my gosh. At yun, at marami akong nakikita na tulad din nanay, sabi niya, Josh, kailangan natulog yung sa tax niya. Tapos, nagkakasi kami sa taxation. Sabi ko, Lord, ang daming may alam. At gusto ko magkaroon din ng kaalaman para makatulog higit sa lahat sa kongregasyon ng kingdom. Kaya ayun, maraming salamat dahil sinusuport na yung pag-aaral ko din po kasi alam ko na parang araw magagamit ko siya para din mabalik po sa inyong lahat. At saka yun, ligit sa lahat, alam po na bago po ang pagiging abogado, ang tawag ko muna ay maglingkod sa Diyos. Maraming salamat sa Panginoon. Saan po tayo ngayon sa pagbibigay? Kung paano kanina, nagbigay tayo ng kapurihan sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga magagandang ginawa niya sa atin. Tama po ba? Ngayon po, isang privilege yung makapagbigay sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalapi. Amen? Ayun. Smile naman po dyan. Mukhang nalungkot kayo. Ayun. Kanina po may nagpatotoo tungkol sa first fruit. Ayan. Sa ating po, ginagawa po natin yung pagbibigay ng first fruit. So, pagbibigay natin ng first fruit, hindi po nawawala ng kabuluhan. Amen po ba? Binabalik ng Diyos yan sa anumang paraan na hindi natin inaasahan. Ayun. Kaya, sa pagbibigay po natin sa Panginoon ng ikapo, ito po isang pribilehiyo para sa akin. At sana maging sa inyo, maging isang pribilehiyo na makapagbigay para sa Panginoon. Kasi hindi naman lahat nakakapagbigay sa Panginoon eh. Tama ba? Lahat ba tayo may kakayanan makapagbigay sa Panginoon? Diba? Minsan nga may kakayanan na pero hindi pa nagbibigay eh. So yung mga tapat na nagbibigay sa Panginoon, isang pribilehiyo sa atin na makapagbigay para sa Panginoon. Sabi nga sa Mateo 6:31-33, huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Ngunit higit sa lahat ay bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ang sabi dito, ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay na ito. Huwag daw tayo mag-alala na kapusin. Amen? So kung ang pagbibigay ay nagiging hadlang na baka kapusin tayo ng pagkain, inumin o damit, huwag natin isipin yun. Unahin natin higit sa lahat ang kaharian ng Diyos. Amen?
Sabi nga, di ba, seek first the kingdom of God, and all things shall be added unto. Amen? So, huwag po natin kalimutan yung mga pangako natin sa Panginoon. Ano ba yun? Yung ating pledge, first fruit, tithes and offering, sacrificial giving, at kung ano pa po yung mga ipinangako natin sa Panginoon. Ikaw at ang Diyos ang nakakaalam kung ano man ito. Tama ba? Tama. Kaya kung ano man yan, ibigay na po natin sa Panginoon. Joy in